3 years ago, itong si DeMarcus Cousins ay na-injury nga sa kanyang Achilles. Panoorin nyo. Cousins misses. Oh, almost got his own rebound. Big thing right now is just and he just got hurt. Yeah. DeMarcus Cousins is injured at the other end. Chris Paul fouled meanwhile by Davis. And DeMarcus Cousins can't go. Oh boy. He's holding that left lower leg area in the area of his Achilles. When he missed the foul shot, he went down in there and was able to go up in the air and hit the ball. And then, 1 year ago, ang ACL naman ang kanyang na-injury sa practice. And then, si Klay Thompson naman ang na-injury sa kanyang ACL. So, this is 1 year ago din. So, iilan lang naman ang mga NBA players na na-injury ang kanilang Achilles. Ang mga pinakasikat nga dyan ay si Kobe Bryant at pati na rin si Kevin Durant. So, nung na-injury ni Kobe ang kanyang Achilles, ay pagbalik niya hindi na siya ganun na player. Nagaya ni DeMarcus Cousins, nag-struggle na sila para bang nag-downgrade ang kanilang laro. Hindi na sila naka-fully recover. At tingnan natin itong si Kevin Durant matapos ang kanyang Achilles injury kung makakabalik pa siya sa kanyang 100% peak o yung 100% form niya kung hindi magbabago ang kanyang laro dahil sa injury na ito. At ngayon nga si Klay Thompson naman ang na-injury sa kanyang Achilles. So ito nga si Klay Thompson ay na-injury na ang kanyang ACL, na-injury pa ang kanyang Achilles. So sikat na yan dalawang injury na yan na pumapatay ng mga karera o ng mga karir ng mga NBA players. Tatandaan natin si Derrick Rose, pinaka-famous sa kanyang ACL injury. Matapos nun, dun na, bumaba na ang kanyang karera, hindi na siya nakabalik sa kanyang form talaga. At sa kasamaang palad nga, itong si Klay Thompson nakuha ang pinaka-devastating na injury sa magkasunod na taon. So pagkatapos niyang makarecover sa kanyang ACL, Achilles naman ang nadali sa kanya. So ano bang punto ng video na ito? Ang punto nga ng video na ito ay ito nga si Klay Thompson ay baka mag-struggle na sa kanyang NBA career. Hindi ko naman sinasabing tapos na ang kanyang career, maaring siya ang pinakaunang maging NBA player na maka-fully recover sa dalawang injury na ito at maglaro ulit sa kanyang peak performance o pwede rin siyang luminya sa mga NBA players na nag-struggle na matapos ang injury na ito. So according to history, sila Derrick Rose, sila Kobe Bryant, itong sila DeMarcus Cousins ay hindi na nga naka-fully recover sa kanilang injury na ito. So para kay Klay Thompson, hindi natin alam kung ano steps ang kanyang gagawin pagdating sa kanyang rehab process pero sana ay maka-fully recover siya at makakambak siya 100% healthy. Kahit na itong dalawang injury na ito ay hindi maganda ang track record pagdating sa mga NBA players. So ngayon nga nakita natin kung gaano ka-severe ang injury ni Klay Thompson. Dalawang pinaka-devastating na injury tapos magkasunod pang taon nakuha niya ito. So yun lamang para sa Klay Thompson video natin. If you like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na. Dahil everyday meron tayong NBA update. So yun lamang. See you guys next video. Bye!